Isang mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po si Lisa Makuha, ang inyong balerina ng bayan, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa ating kasaysayan, meron tayong mga mahuhusay at premyadong individual na sa kasamaang palad ay hindi nabigyan ng pagkilalang nararapat para sa kanilang naging kontribusyon sa larangan ng sining at kultura. Isa sa mga ito, ang skulptor na si Isabelo Tampinco, na nagdala ng malaking karangalan sa ating bansa sa iba't ibang international competitions noong late 1800s hanggang early 1900s. At siya ring nagpasimula ng Estilo Tampinco na naging malaking impluensya sa sining noong mga panahon iyon. Sa hapong ito, samahan ninyo kaming magbalik-tanaw sa alaala ng forgotten master na si Isabelo Tampinco. Isinilang sa Binondo, Maynila, noong 19 ng Nobyembre, 1850, si Isabelo Tampinco ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na Pilipinong eskultor, partikular na sa mga paglilok ng adornong pangsimbahan. Kabilang sa mga iniwan niyang obra ay ang patsada ng Manila Cathedral and High Relief sa pintuan ng Santo Domingo Church, ang malaking altar ng Lawag Cathedral at ang mga wood carvings sa San Agustin Church na makikita pa rin sa ngayon. Nagsimula siyang matuto ng eskultura sa murang edad at naging isang apprentice sa mga talyer sa Binondo at Santa Cruz. Sa gulang na 15, nakapasa siya sa Academia de Dibujo y Pintura na siyang pinakarespetadong akademya ng sining ng mga panahong iyon at kung saan din nag-aral ang pambansang bayaning si Jose Rizal. Nagsimulang sumikat si Tampinco sa edad na 26 nang mapili siya bilang kinatawan ng Pilipinas sa Universal Exposition na ginanap sa Estados Unidos. Mula noon, nagkasunod-sunod na ang kanyang pag-ani ng premyo sa iba't ibang patimpalak. Kabilang dito ang medalyang pilak sa Tercentenary Celebration ni Santa Teresa de Avila noong 1882, medalyang pilak at Diploma of Honor mula sa Philippine General Exposition sa Madrid noong 1887, medalyang ginto naman mula sa Universal Exposition sa Barcelona noong 1888, medalyang ginto mula sa Philippine Regional Exposition sa Maynila noong 1895, at medalyang ginto mula sa St. Louis World Fair sa Amerika noong 1904. Tumanggap din siya ng Medalya de Honor mula sa dating Gobernador General Domingo Muriones. Pumanaw si Isabelo Tampinco noong 30 ng Enero, 1933. Nag-iwan siya ng dalawang anak na lalaki, sina Angel at Vidal, na pareho ding pumasok sa larangan ng sining. Sumasaludong art to art sa dakilang eskultor na si Isabelo Tampinco. Mga kaibigan, kasama po natin uli para naman magbigay-pugay kay Isabelo Tampinco, ang isa sa ating mga suki dito sa Art to Art, ang art historian, writer at professor sa UP College of Fine Arts na si Dr. Santiago Jack Pilar. Welcome back, Sir Jack! Mabuti naman. I mean, kumusta? Welcome back to Art to Art. Yung last guesting po ninyo dito sa amin was two months ago. More. Okay. Medyo mabilis ang panahon ngayon. History na tayo. Okay, Sir Jack, tell us about yung project ninyo na inyong libro na ginagawa ngayon, ang Estilo Tampinco. Balita namin ay 10 taon na ninyong proyekto ito na ginagawa ninyo. Wow, for 10 years. Bakit naman inabot po ng ganung katagal yung libro na sa paggawa? Eh, kasi ho, yung si Isabelo Tampinco ay nakalimutan na, so lahat yung mga materials tungkol sa kanya ay kailangan halungkatin. Mahaba yung pag-excavate ng information tungkol sa kanya. Bagamat superstar naman siya talaga nung panahon niya, nakalimutan natin sa dahilan na yung naggera, tapos nawala din yung pinakamonumento ng mga ginawa niya, particularly yung Church of San Ignacio in Intramuros, yung
mother house ng mga Jesuits. Mm-hmm. Na, yun ang parang pinaka-masterpiece niya ay gumuho na rin. Wala, mm-hmm, hindi na natin nakikita yung gusaling yun, mm-hmm, yung church na yun, mm-hmm, na kinarb niya ang ceiling, mm-hmm, and then at the same time, he designed yung mga altars. Mm-hmm. Eh, yun ang talagang sabihin natin sana na yung monument na doon mo makikita yung kanyang katanyagan, kagalingan, mm-hmm, eh, gumuho na. Mm-hmm. So, at saka matagal na rin na panahon, natabunan na siya nung halimbawa yung fame ni, mm-hmm, Guillermo Tolentino. Mm-hmm. So, nakalimutan na natin siya talaga, pero, mm-hmm, kailangan sana na bumalik tayo sa kanyang karangalan, sa kanyang mga ginawa, mm-hmm, lalo na siya ay contemporary ni Jose Rizal in the, mm-hmm, sense na talagang mas matanda siya kay Rizal, pero naging kaibigan siya ni Rizal at bumisita pa si Rizal sa kanyang tahanan, mm-hmm, bago si Rizal ay deport sa dapitan. Mm-hmm. Mm-hmm. O sa totoo talaga na naging kaibigan niya si Jose Rizal? Yes, uh-huh, oo. Ganito yun. Ang dahilan ay yung... Kahit malaki yung agwat ng kanilang... Mm-hmm. Kahit malaki kanilang, yung agwat ng kanilang... Mga edad ay andun na rin yung dahilan sa istorya ng buhay ni Tampingco, mm-hmm, na orphan, mm-hmm, parang self-made man, mm-hmm, at nung kaya niya siguro ang mag-aral sa Ateneo at pag makihalubilo sa mga, let's say, mas may kaya kagaya ni na Jose Rizal, mm-hmm, ni na Felix Resurrection Hidalgo, eh, sumali din siya sa mga art classes doon. Mm. At in other words, they went through the same course because, mm-hmm, Rizal also was a sculptor. Mm-hmm. Oo, mm-hmm. In fact, kung meron man talagang katanyagan si Rizal sa visual arts, ay sa sculpture. Mm-hmm. Mm-hmm. So, si Isabelo Tampingco ay talagang naging classmate ni Rizal. Naging classmate ni Rizal. Mm-hmm. Aha. Wow. Grabe siguro yun, ano? The meeting of... Oo, ganyan, yung panahon na yun. Dalawang genius. Oo, oo. So, bakit po kayo naging interesado na manaliksik tungkol sa kay Tampingco at naisip ninyong isulat ang kanyang biography? Oo. Unang-una, ang aking talagang ginagawa ay yung nagre-research tungkol sa mga nakalimutan ng artists. Mm-hmm. So, nung naghanap sina Mr. and Mrs. Ernesto Salas ng, mm-hmm, writer ng biography ni Tampingco, ay nilapitan ako dahil meron na silang mga kaalaman na ako'y nagsulat na rin noon. May kaunting, mm-hmm, mga essays, mm-hmm, so dinevelop ko into a book. Mm-hmm. Oo. And sina Mr. Ernie and Chichi Salas, mm-hmm, ay nabili din nila yung mga laman ng atelier ni Tampingco. Mm. Si Isabelo Tampingco, yung bahay niya andoon pa rin, mm-hmm, sa Quiapo. Mm-hmm. Oo, so andoon pa rin yung kanyang mga apo-apo. Mm-hmm. And yung kanyang kung saan siya nagtatrabaho, gumagawa ng sculpture, mm, ay andoon pa rin, mm, na iwanan ng panahon pagka may lindol, mm, ay pababa ng pababa hanggang talagang umabot na they had to excavate the sculptures already na mga, wow, huling nagawa ni Tampingco. Uh-huh. Kasi alam mo ni si Tampingco, di buhay nung panahon ng Kastila, puro santo ang ginagawa niya sa panahon na yun. Mm-hmm. He was a wood carver at that time. Mm-hmm. Pero nung dumating ng panahon ng Amerikano, mm-hmm, nagkaroon ng more liberal attitude towards subject matter, mm-hmm, eh siya na rin ang nagpasimula ng mga nakikita natin na yung mahubad-hubad. Mm. Kasi yung panahon ng Amerikano, di medyo mas liberal, mm-hmm, ang pagtingin. Mm-hmm. Yung mga naunang mga eskayola na nakikita natin sa mga fountains na yun, mm-hmm, yung mga nudes, mm-hmm, yung musmus na umiihi, mm-hmm, yung fountain na yun, mm-hmm, ay gawa ni Tampingco, siya nagpasimula na yun. Ah. I see. So, ano po yung tinatawag na estilo Tampingco? Tampingco.
Yung estilo tamping ko naman ay carving yun, wood carving din, na naging famous si tamping ko doon because yung mga frames ng yung halimbawa photograph or painting, if frame sa isang carved frame na inukit ni tamping ko na sa panahon na yun naman, 1890s, ay yung tinatawag na estilo ng Art Nouveau. Yung Art Nouveau, yan yung parang inspired by tendrils ng mga plants, and therefore umiikot yun, ipapaligid ni tamping ko yun sa isang larawan. Yun ang tinatawag na tamping ko frame or estilo tamping ko. Okay. At na-extend yun, paggamit yun sa mga furniture. Kaya nagkaroon talaga ng estilo tamping ko sa wood carving. Okay. Sa inyong aklat, nabanggit ninyo na si Tamping ko ay bahagi ng isang community of artists sa Maynila. How did this influence the development of his own artistic style? Sa panahon ng Kastila kasi, talagang dapat ang mga carvers or painters ay meron silang organisasyon. O para wala masyadong competition. Saka kailangan din na ipakita nila na magkakaisa sila. Ganyan. At so para itong parang union? Union, oo. Organization, ganun, para magtuturuan din sila so that they don't make mistakes. Kasi yung mga friars talaga, they impose the subject matter. Eh kung religion, tapos hindi rin sila talagang nag-aral ng mataas, like high school lang or even elementary lang. Kasi nung panahon na yun, wala naman talagang yung school for the arts. Oo, kung minsan you train in a tinatawag na atelier, yung workshop, na doon na naman nagkilala din si Tamping ko at saka si Rizal, because Rizal also went through the same atelier, style of learning, ganyan. So si Tamping ko was very influential also in that particular organization. And talagang kailangan may bonding ang mga artists at that time so that wala masyadong competition. Okay, ang tinatawag daw si Tamping ko na Juan Luna of Sculpture? Yes, because si Juan Luna naman ay ating nakilalang pintor. Siya ang naunang artist natin na nakilala, yung nanalo talaga yung tinatawag na gold medal in Spain. First Filipino to impress upon the Spanish na ang Pilipino ay kaya niya rin yung pagiging master or pagiging, let's say, award winner sa painting, and he impressed upon that on the Spanish. And yun ay parang nakatulong din sa pagkilala ng mga Kastila na tayo ay may kaya, hindi basta-basta yung walang kaya, ganun na, no? And then si Tamping ko naman, nung nagkaroon na ng isang eksposisyon sa Madrid, although hindi siya siguro nagpunta sa Madrid, pinadala yung kanyang mga gawa. And nanalo din siya ng isang premyo na mataas, gano'n. And pinakita pa nga na doon sa exposition na yun in Madrid in 1887, yung mga carvings na gagamitin niya sa yung nabanggit ko na Church of San Ignacio. I see. Okay. Wow, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa Filipino master sculptor na si Isabelo Tamping ko, kasama ang ating resource person na si Dr. Santiago Jack Pilar, dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa Sining Biswal, kasalukuyang itinatanghal ang exhibit na pinamagatang Bilog.
sa Art Galilea sa 4th Pointe Building, 28th Street, Bonifacio, Global City, Taguig. Tampok ang mga obrang nakalarawan sa bilog na canvas. Kabilang sa exhibit na ito sina Leonardo Aguinaldo, Coneth Amido, Hermes Alegre, Gerico Blanco, Salvador Ching, Bods Convocar, Roen Capule, Ana De Leon, Jonathan Dange, Tomas Dacquiaog, Camille De La Rosa, Ferdinand Doctolero, Caloy Gabuco, Raul Isidro, Louis Ignacio, Nick Masangkay, Ramal Yari, Norlie Mimban, Francis Nacion, Robbie Nubla, Carlo Ongchanko, Omi Reyes, Jun Rocha, Aner Sebastian, Ojin Senara, Lidia Velasco, Migs Villanueva at Joseph Villamar. Makikita ang bilog hanggang May 31. Para sa kadagdagang detalye, tumawag sa 808-6272. Samantala, isinasagawa naman ni Rock Drilon ang exhibit ng kanyang panibagong obra sa Now Gallery, Eco Plaza Building 2305 Pasong Tamo Extension, Makati City. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa 555-0683. Sa teatro, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines, Embassy of Spain at Instituto Cervantes de Manila ang Romantico Enrique Viana, The Unending Passion of the Zarzuela sa June 11, alas 8 ng gabi sa Cultural Center of the Philippines. Tampok ang kilalang Spanish tenor na si Enrique Viana at Spanish pianist na si Daniel Oyarzabal na pawang magpapaliwanag at magpapamalas ng tradisyon ng Spanish Zarzuela na binibigas at inaawit. Para sa tiket at karagdagang detalye, tumawag sa Instituto Cervantes at 526-1485 o sa CCP at 832-1125, local 1601. Together on stage for the first time, today's most exciting and multi-awarded Filipino dancers who represent the country in ballet companies around the world. Come home for a stellar one-night-only gala concert. Stars of Philippine Ballet. Featuring Candice Adea of Hong Kong Ballet, Christine Rojas of Joffrey Ballet, Aileen Galinera and Eduardo Espejo of Ballet David Campos, Marcelino Libao of Hamburg Ballet, and Jared Dan of Atlanta Ballet. Together with Lisa Makuha Elizalde and Rudy De Dios of Ballet Manila and Jean-Marc Cordero, courtesy of Ballet Philippines. Also featuring Ballet Manila, the Philippine Ballet Theater, and international guest artists Mayo Ari of Hamburg Ballet, Jennifer Drake and Brian Williamson of Dance Theater of Tennessee, and Mauro Villanueva of Joffrey Ballet. Stars of Philippine Ballet goes on stage at 7:30 p.m. on Saturday, June 1 at the Aliu Theater. Stars of Philippine Ballet, presented by Ballet Manila, the Manila Broadcasting Company, and Aliu Theater for the benefit of Ballet Manila's Project Ballet Futures. For tickets and inquiries, contact Ticket World at 891-9999 or at ticketworld.com.ph or call Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin magpugay sa dakilang iskultor na si Isabelo Tampinco, ang art historian, writer at art educator na si Professor Jack Pilar. Sir Jack, paano pinagsama ni Tampinco ang mga estilong natutunan niya sa Europa at ang kultura niya bilang isang Pilipino? Yun. Magandang usapan yan dahil alam mo yung tinutukoy natin na estilo Tampinco, hindi siya gumamit doon yung, di ba sinasabi ko na tendrils ng mga plants, ano, ay hindi siya gumamit ng mga foreign plants, kagaya ng ivy or yung mga fig leaf, mga ganyan, ano. Instead, siya ay gumamit ng palmera. In other words, yung ating anahaw ay nagiging bahagi sa kanyang estilo Tampinco. In other words, instead na yung makita tayo ng mga foreign plants and flowers and fruits, gumagamit siya ng bayabas. Halimbawa, instead na grapes, mga ganyan, ano, clusters of bayabas, anahaw leaf, ganyan, or mga iba-ibang sari-saring dahon na Pilipino. So parang gumawa siya talaga ng estilo Pilipino sa panahon na yun na ipinaglalaban din natin ang ating kalayaan, di ba? Na nakatulong sa ating pagkilala sa ating sariling identity din ang kanyang mga, ang kontribusyon na yun na estilo Tampinco.
So isa siyang makabayan. Yes. Na talagang parang nationalist. Oo. Yeah. Sinasabi nga na nasabi nga ninyo kanina, ang crowning glory ni Isabelo Tampingco ay ang obrang ginawa niya para sa simbahan. Ano nga yung simbahan? Yung San Ignacio Church na wala na ngayon. But can you give us examples ng kanyang carvings at sculptures na makikita pa natin ngayon? Oo. So, actually, yung maraming litrato pa na existing sa ano, sa ng San Ignacio, no? Pero fortunately, may isang bahagi ng San Ignacio na yan na na-preserve sa Ateneo, mm-hmm. Ateneo Library. Mm-hmm. Ganito yun eh. Kasi yung San Ignacio Church is the Church of the Jesuits. Mm-hmm. And therefore, bago nag-gera, merong pinahiram na carving na nakatayo, parang relief na, alam mo yung bago ka pumasok sa simbahan, merong screen bago ka pumasok na lumuhod sa mga church pews. Mm-hmm, mm-hmm. Yun ay hiniram naman ng mga RVM sisters at therefore, na-preserve. Hindi siya nabomba. Mm. And therefore, after the war, sinauli nila sa mga Jesuita sa Ateneo and makikita pa rin natin yun sa mismong Rizal Library or the Library of the Ateneo de Manila University. So, yun. Pero ang karamihan na nakikita natin ngayon sa artwork ni Tampingco ay yung mga rebulto na ginagawa niya para sa sementeryo because parang yan ang bread and butter ng mga ano nung araw, ng mga sculptors. Mm-hmm. Yes. Maliban sa mga carvings nilang religious, religious personages for our church altars, ganyan ano, ang bread, ang siguro kasi maraming namamatay araw-araw. Mm-hmm. Eh di talagang nag-order sila sa kayo mga nakaluhod na anghel, na umiiyak, or yung mga portraits yung namatay, or Blessed Virgin, or Archangel, or Guardian Angel, mga ganyan. Ay, kuminsan, pag pumasok kayo sa mga sementeryo na yon, maaring Tampingco yung gumawa. Mm. Pero kagaya yung sinabi natin, may organization ng artist, maaring kapwa niya, or contemporary niya yung mga gumawa. Okay. Sino-sino ang mga contemporaries ni Tampingco? Ay, pag magbanggit tayo ng mga pangalan ngayon, eh talaga, forgotten talaga. Forgotten. Oo. Uh-huh. Halimbawa si Romualdo de Jesus, na siya ang nag-training si Rizal talaga kay Romualdo de Jesus. Oo. Eh, yun ay kailangan mabalikan din ng isang libro. Isa pang libro yun. Oo. That's why, pag yung mga may pinapakita sa akin na ano, na Tampingco, then sasabihin ko sa kanila na may mga signed pieces na Tampingco. Meron din yung mga sculpture, rano na kung religious, ano, hindi naman pipirmahan yan because baka yung mga tao na magdasal, eh, gawa lang naman ni Tampingco. Bakit ako magdadasal? Something like that. So, mostly, religious paintings and carvings are not signed. Oo. Pero, kagaya din nga yung mga sa sementeryo, ay hindi naman lahat yan Tampingco. Pero, paano ninyo makikita kung talaga siyang isang Tampingco? Yun yung tinatawag na art connoisseurship. Aha. Yung when you can detect even without a signature, who painted or who carved. Oo, at matagal na pag-aralan yun. Ah. Oo, talaga. So, kailangan talagang imbitahin kayo sa sementeryo para tingnan yun. Ang alam nyo, ang mahirap dyan. Kung genuine tamping ko yung nandun sa ano. Ang mahirap dyan is talagang nung nalaman nila na maglalabas ako ng libro, mukhang kailangan we have to be aware, baka may mga talagang magpunta sa sementeryo at manguha na lang ng mga rebulto. Yung usually those are made of plaster of Paris eh. Mixed with cement, they resist yung halimbawa sources of destruction like ulan ganun ano, pero yung umaagnas na because nauulan nang lagi, pero makikita mo talaga yung carving ng isang sculptor na master. Then, makikita mo yung mahugis ng mukha,
yung mga kung saan naka yung mga muscles ay talagang andun sa pwesto talaga nung tunay na magaling na sculptor, di ba, yung magaling mag-carve pati yung mga cheekbones. I can see your cheekbones now and para kang talagang pwedeng i-carve ni Tamping ko mismo ikaw. Sige, magpo-post na. Ngayon, ang dami talagang mga so masasabi po natin na bumabalik ang interest ng publiko sa mga gawa ni Tampingko. Oo. Nagkakaroon tayo ngayon ng interest in the arts, nagkakaroon ng interest in art collecting, nagkakaroon din ng interest in art theft. Oo, because kaya natatakot ako baka talagang pag lumabas yung libro, maraming magkuha ng mga sculpture sa sementeryo at ipagbibili nila. Oo nga, no? Oo. Kailangan, ano, dadagdagan yung natin yung mga nagbabantay sa sementeryo. Paglabas po ng libro ninyo. Yung mga naging estudyante naman ni Tampingko, meron bang mga kilala sa susunod, sa mga susunod na henerasyon? Malaking impluensya si Tampingko sa mga susunod na sumusunod na henerasyon ng mga skulptor. Yes. Meron yung tinatawag na Graciano Nepomuceno na sumunod at dapat kilalanin din. Oo, dahil isa na talaga, namang libro 'yon. Oo, isa namang libro 'yon. Oo. Kasi ganito yung work nila, ano, very traditional. Hindi yan yung kay Castrillo, yung may pag yung abstract na, 'di ba? May abstraction na yung glass sculptor na si Orlina, hindi ganyan. Talagang very realistic. Kagaya yung halimbawa yung monumento ni Rizal, although hindi gawa ni Tampingko yun, but ganyan ang mga ginagawa niya. Para din si yung Guillermo Tolentino, ganyan ang ginagawa niya na yung very realistic ang pag-carve ng mga mukha, mukhang mga katawan. Ganyan. Okay. Para sa mga nagdanais na makita ang mga obra ni Tampingko, saan may mga museo pa ba na mayroong mga na exhibits ng kanyang obra o kailangan nating pumunta sa sementeryo? Hindi. Para hanapin doon. I think sa National Museum in yung building nila na tahanan, Museo ng Tahanang Pilipino, ay merong permanent exhibit of Tampingko sculptures na parang doon iniloan ni Mr. and Mrs. Salas yung mga works ni Tampingko na na-collect nila andoon. At saka doon naman talaga sa National Museum main building, doon sa tinatawag noon na Senate, ay yung kung saan nagmi-meeting ang mga senador nung araw, pinuno ni Tampingko yung House of Senate sa lugar na yon ng mga isang buong ano kwarto na napaligiran na although yung building na yon ay nabomba din during the war, after the war rinecreate ng kanyang anak na si Vidal Tampingko yung gawa ng kanyang father and yun ay pwede rin pa rin bisitahin sa mismong National Museum hanggang ngayon. Okay. At syempre naman, makikita natin ang mga works ni Tampingko sa inyong lalabas na libro. Opo. Aabangan po natin yan. Yes. Sa July. July. Kasi yung inauguration ng San Ignacio Churches, yung Feast of St. Ignatius Loyola na July 31, doon din ang aming launching. Ah, okay. So, aabangan po natin yan. Maraming salamat, Professor Jack, na dumalo kayo muli dito sa amin sa Art to Art at nabigyan natin ng pag-ugay si Isabelo Tampingko. Sana dumami po ang inyong mga proyekto. Thank you. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.